Marahil, isa ka sa mga nahihirapan ngayon. Nawala ng trabaho. Nalugi ang negosyo. Isa ka ba sa mga libo-libong kababayan nating OFW na nasasabik na makasama at mayakap ang iyong pamilya? O kaya'y may kapamilya ka na may pinagdaraanan sa kanyang kalusugan? At ang pinakamasakit sa lahat, isa ka sa nawala ng mahal mo sa buhay o kaibigan. Kaya maaaring na itatanong mo minsan, paano na ang aking kinabukasan? Paano na ang mga pangarap ko na aking pinanghahawakan? Marami na rin ang mga pagsubok na hinarap natin. Mga pagsubok na muntik nang pumigil sa mga pangarap natin. Ngunit nandito pa rin tayo, matatag at nananatiling lumalaban sa anumang hamon ng buhay. Mapalad ka kung sa ngayon taglay mo ang kalakasan ng isip at katawan. Kapag natapa, bumabangon. Kapag nahihirapan, gumagawa ng paraan. Kapag nasasaktan, lalong tumitibay. Hindi bumibitaw, hindi umaayaw. Iba-iba man ang kwento ng ating buhay at mga problema na hinaharap, makakamtan din natin ang tagumpay. Dahil hindi tayo sumusuko, patuloy tayong naniniwala at matibay ang ating pananampalataya. Tutulo man ang luha, ngunit maya-maya, sasabihin din sa sarili, kaya ko to, malalampasan ko ito, at lilipas din ang lahat ng ito. Kaya kaibigan, panghawakan mo ang iyong mga pangarap dahil hindi ka nag-iisa. Nasa laban ka. Huwag mo ipakita na mahina ka. Pag nasugatan ka, dapat mas lalo kang tumapang. Ipakita mong matatag ka. Huwag kang luluha. Kundi ipatak mo ang luha mo sa panalangin. May mga pagkakataong mararamdaman mo na parang hindi mo na kaya. Pero tandaan mo lang lagi, kahit anong pagsubok, may Diyos na aalalay sa iyo. Natatanaw ka parati ng ating Ama. At lahat tayo, sama-sama, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sasalubungin natin ang bagong umaga.